Welcome back mga bro, may panibagong haircut tutorial naman tayo. Ang gupit natin ngayon ay mid fade. So mga kabro, kung bago ka pa lamang sa aking channel, so huwag niyong kalimutan na mag like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga next nating haircut tutorial. Mga bro, salamat sa mga taga-subaybay at sa mga taga-panood ng aking mga haircut tutorial. Ngayon mga bro, ang una natin ginagawa dyan mga bro, gumagawa tayo ng linya. So ginagamit natin yung clipper na pinapatayo. Tapos kasunod, nilalabahan natin yung gilid para hindi tayo mahihirapan sa pag-shave. Kasi mamaya, kahit biniblid ko pa yan mga bro, kung na yan, ang ginagawa ko dyan, isi-shave ko yan ulit para mas lalong skin-skin yung dating mga kabro. So dito sa paglalabahan natin mga bro, paniguraduhin natin na sa ating pag-shave, kailangan huwag masyadong madiin yung ating paglalabaha para hindi po siya magkaroon ng kanto na mas mahirapan tayong burahin mga kabro. Ang technique dyan, gagawin natin magaan una hanggang sa idiin natin pero hindi masyado. So mga bro, sinunod natin yung shaver para mas lalo pa nating linisin yung pinakabandang baba. So dito mga kabro, pagkatapos natin gumamit ng shaver, gumamit naman tayo ng clipper. Tapos may bala na number 2 guard, naka-close po ang ating lever ng clipper mga bro para bawasan natin yung kapal sa gilid. Next mga kabro, gumamit ako ng number 1 guard. Naka-open po yung lever niyan para i-blend pa natin kakaunti yung bandang kanto mga kabro para mas manipis at hindi tayo mahirapan i-blend mamaya pag naka-zero tayo mga kabro. Next, clipper overcomb technique mga kabro para bawasan pa natin kakaunti yung mga nakausling buhok. So dito mga kabro, sisimulan ko na ang pag-blend sa kanto na naiwan mga kabro. So ang ginawa ko dito, ino-open ko yung lever ng clipper para dandahan natin mabubura yung kanto mga kabro. So dito mga kabro, ang ginagawa ko dyan, medyo ingat ako sa pag hahagod, hindi po masyado siyang itataas kasi kung napansin nyo, hindi ho pantay ang ulo ng ating ginugupitan. So kailangan lang pong kontrolado natin mga kabro hanggang sa makuha natin yung pinaka gusto natin mangyari na maganda pong kinalabasan ng ating gupit mga kabro. At dito mga kabro, patuloy ako sa pagbiblend.
ginagawa ko dyan, in-adjust ko na yung lever ng cleaver ko para matanggal na natin yung mga linya pang natitira, mga kabro. So dito mga kabro, gumagamit pa ako ng 0.5 guard para mas pakinisin pa natin yung bandang taas kasi may nakikita pa tayong mga dark spot. So yan po ang magagawin natin mga kabro. Ibi-blend ko pa yung bandang taas, yung taas ng biniblend natin kanina ng zero. At dito mga kabro, siguro kung napansin nyo, gumagamit ako ulit ng zero. Naka-open po yung lever ng cleaver ko para po tatanggalin ko po yung mga nakikita akong mga kakaunti-kaunting dark spot mga kabro na hindi ko natatanggal kanina sa paghagod ko ng 0.5 guard. So dito mga kabro, gamit ang number 1 guard, ibiblend ko pa yung pinakataas na side para tatanggalin pa yung mga nakaosling buhok kaunti na hindi na ba natatanggal kanina. So dito, kailangang dandahan lang mga kabro. So kung napansin nyo, medyo mabilis yan pero dandahan lang natin hinahagod yan mga kabro para mas makinis at magandang kinalabasan ng blending mga kabro. At ngayon mga kabro, balik ako sa pag-cleaver overcomb para mas lalo kong pantayin yung pinaka
tagiliran yung pinakataas na side para mas lalo nating mapantay yung pinakagilid, mga kabro. Ngayon, mga kabro, ito yung ginagawa kong technique, mga kabro. Gumagamit ako ng scissor para tatanggalin ko yung ano. Dito ko mapapantay yung medyo may, kunwari may lubog, tapos kunwari medyo makapal. So dito, malaking bagay po ang paggamit nito, mga kabro, bilang pagpantay kung saan yung makapal. Hindi lang ho masyado nating lakihan yung buka ng gunting para hindi siya magkaroon ng oka. So ang tinatanggal natin dito yung mga nakita nating dark spot, yung makita nating hindi pantay-pantay na buhok sa bandang lalim, sa bandang lubog-lubog, mga kabro, or yung mga buhok na hindi po pantay yung mga pagtubo, medyo may makapal, medyo may yung manipis, hindi na natin isali, mga kabro. So malaking bagay ho yan, mga kabro. Maganda ho yung kinalabasan pag ginaganyan yung technique, mga kabro. At sa parting ito, mga kabro, gamit ang aking detailer, ginagawa na natin ang hard part, gawa tayo ng linya. So sunod na natin yung paglalabaha. At dito, mga kabro, laging paalala natin sa mga baguhan na kailangan mag-iingat, lalo na sa mga nagtitrainee pa magupit, kailangan maingat sa paggagamit ng labaha. Mga kabro, mamaya isunod na natin yung pagbubluer at paglagay ng pomade para mas maganda at mayroon siyang volume at maganda ang kinalabasan ng ating gupit, mga kabro. Mga kabro, salamat nga pala at salamat sa inyong pagpanood. Keep on watching. So ngayon, mga kabro, sa hindi pa po nakapag-subscribe, please i-like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na haircut tutorial. Salamat sa lahat, mga kabro. God bless.